pinagpalaga, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaunaunang narin, ang tao ay tusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayang magsiawit na bayan, pinagpalaga, dakilang biyayang pangako niya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga banal at mga anghel at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan si San Cornelio at San Cipriano bilang mauhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan.
Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong, sa poon matakot iyaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol, at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, inaanyayahan ni Jesus ng isa sa mga pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan naman yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo, sumagot siya, ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong naghiram sa isang nagpautang. Ang isa'y 500 denaryo at isa na may 50. Nang hindi makabayad pareho, silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon. Sa palagay ko, kupoy ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang akong binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mapaa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo hinagkan. Ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae,
iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka nang ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating Panginoong Hesukristo. Pagnilayan po natin ang mga pagbasa. Unang pagbasa, unang Timoteo, hinuhubog ni San Pablo si Timoteo para maging isang pinuno ng Kristiyano komunidad, maging mabuti kang halimbawa para walang kapintasan ng iyong buhay upang pagsalita mo may kredibilidad, may integridad ka at ililigtas mo ang iyong sarili pati ang mga nakikinig sa iyo. Kaligtasan mo at ang mga pinagkatiwala sa iyo, pinapayo isang buhay na modelo na ayon sa Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang babaeng kilalang makasalanan, pumunta, inimbitahan si Jesus sa isang salo-salo ni Simon na Pariseo. Hindi siya man lang hinugasan ng paa ni Simon. Ngunit may isang babae na kilala sa buong bayan na ito na makasalanan. Sa likuran ni Jesus, siya'y tumangis, umiyak. Ang luha niya ang naghugas sa paa ni Jesus. At ang pantuyo ay ang kanyang mahabang itim na buhok. Hindi lamang iniyakan, niluhaan, tinangisan, at tinuyo, kung hindi pinaghahalikan ang kanyang paa at pinahira ng pabango mula sa sisidlang alabastro. Yan ang pagmamahal. Sabi ni Jesus, dahil sa malaki mong pagmamahal, pinatawad na ang marami mong kasalanan. Sinabi pa, may comparison si Jesus. May dalawang tao. May utang sa nagpautang. Isa, libo-libo. Yung isa, 500 lang. Sino ang, at inabsuelto yung dalawa. Sino sa dalawa? Tanong niya sa Pariseo, ang may malaking utang na loob. Eh, palagay ko po yung pinatawad na mas malaki. Tama ka. Kaya nga, yung pinatawad ng malaki, malaki ang pagmamahal. Unang pagbasa ang turo sa atin, buhay na halimbawa. Sa Ebanghelyo, pagmamahal sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Ano? Yung natatakot ka sa sasabihin ng tao? Natatakot na chismisan ka? Natatakot ka sa social media? May negatibong mga kritisismo sa'yo? Yan ba yung habol mo? Sana po hindi yon. Ang mahalaga, ang kaugnayan mo. Ano ba ang tingin sa'yo ng Panginoon? Yan po, pagsikapan po natin, ha? Pagnilayan natin. Tulong ni Maria, naghahanda tayo sa Linggo. Meron po tayo, Peña Francia, ni San Jose, ni San Cipriano, San Cipriano at San Cornelio. Nawa po, ipakita natin, ipadama natin, wag po tayong mahiya, sapagkat ikaw ang Panginoon,
mapadama namin sa iyo ang aming niloloob na minamahal namin kayo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating panalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpakita ng mapagmahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Tugon po natin, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinaas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad na tagapagligtas na nabubuhay na gahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimlan ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Ano'y magiging tunay dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan.
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Peña Francia, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Cornelio, San Cipriano, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay, hiniling namin kaming pinag-aharian ng Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangriyan na nung ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ni Lubang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangakalan sa binyang na ikaw ng ibig at paglining ko ng bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.